Maging matyaga ang maghintay sa kanya. Ito ho, mahirap gawin ito mga kapatid. Maaaring nag-aantay ka sa kanyang tugon sa iyong mga panalangin. Kapatid, kung nag-aantay ka lang din naman sa Diyos, samahan mo na lang tiyaga. Pastor, nag-aantay ako. Pag hindi mo sinamahan ng tiyaga, hindi ka mananatili, hindi ka magtatagal. Kailangan, sabi ng Biblia, tiyagain mo. Tiyagain natin mo ang pag-aantay sa tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen po ba? Sa pagtiyaga mong paghihintay sa Diyos, hindi maglalaon, puro tugunin ka rin ng Diyos. Nangako ang Diyos. Sabi dito, pangalawa, maging matyaga ang maghintay sa kanyang pangako na pinangahawakan mo. Kapatid, ang tanong ko, may pinangahawakan ka bang salita ng Diyos na pangako mo? Dahil kung wala kang pinangahawakan salita ng Diyos, wala kang aantayin sa kanya. Meron nung ba dito mga nagbabasa ng Biblia at pinangahawakan niya yung mensahe na pakinggan niya? Hindi maglalaon at mararanasan mo ang pangako ng Diyos. Amen. Last, sa kanyang gagawin pagkilos, ito yung inaantay natin. Marami mga anak ng Diyos, Lord, kailan kang ikilos? Magtiyaga kang maghintay sa oras at sa araw ng pagkilos ng Diyos. Yan. Awit chapter 34 verse 5, nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Walang binigo ang Diyos na umasa sa kanya. Pwede po ba natin palapakan ng Diyos? Walang binigo ang Diyos na umasa sa kanya. Subscribe, like, share. God bless us all.